Grabe mga cowboy. Oh. Manana. Panel lang ta, panel sa taron. Kailangan na itong panel mga cowboy. Next is mga switches na tayo at mga outlet. Pipe ready ah. Duro mo gawin ang pipe. Kinagawa mo dyan. Ah, nito sa ta. Yan ang gamit. Nita sa may kananan. O may kabalon. Okay, sige, salamat. Ano sa may? Hi, sa vlog. Hi, sa vlog. Ngawan sila. Lingan rata na, lingan. Ano sa may? Cowboy, manguli sa mi. Bugma na pod mi balik to pohon. Update ang tamog mo pohon dito sa another na pod nga mga buluhat to no. Pagyo na mo na human ang grinder ring og ang napagyo additional na ibon nga additional nga refrigerator nga wala sa plano, mag additional ta mo to is go tog mapohon. Ang wala sa drawing og mga suggestion nga naay mga area dito nga way suga. Nga ikaw na mismo mo ingon sa tagiya nga butangan nato para ingon tagiya o sige butangan nato. So yun ana. Update lang ko ninyo, gumapon. Kita kids. Pisto. Singalan niya ni? Oreo. Oreo, ala, Oreo din. Oro kulit niya mo ah. Gabi sa ani. Sige, aw ayot. Oreo. Oreo. Vlog. Tuig mo niya na? Magtuig karong November. Ah, magtuig. Ah, December. Ah. Gabay kini siya. Ano ang bigyan mo dito na mo ug dako? Ah, kitso yun siya. Mo na niyan kinadakan. Oo. Dina niya mo last. Ano gyud mo sa una? Matay siya. Kan chocolate siya pangalan ato. Kanani, chocolate. Oh, oh, chocolate lagi nga atong isa. Almond puto almond. Almond ako. Lalaki ya ko. Jun. Ayan,
yun mga cowboy, no? Tapos tayo sa ating panel. Meron tayo ditong limang branches. Itong tinatawag na panel na to ay plug-in type panel cord with 5 branches. Kita nyo naman. Ito yung min niya, 60 ohms. At ito yung mga branches niya, 5. Kaya para 5 dahil ito ang isang to. Ano niya, yung royo na yan, 15 amps yan. Yan ay ang ating lighting outlet o ilaw. Sa mga ilaw, ito ang nagdala sa ating mga ilaw. Ito ang circuit breaker ng mga bawat ilaw dito sa loob. Ito namang isang to, 20 amps. Yung 20 amps niya, ito ang kinokontrol nito ay refrigerator. Nag-iisa lang, refrigerator lamang mga cowboy. At ito namang kasunod niya ay 30 amps. Ito ang aircon ng is number 1 na kwarto doon. At ito namang isang to, 20 amps din to. Itong isang to ay sa mga convenience outlet, sa mga CO. Lahat ng CO dito, yung outlet niya, yung power supply, dito. Ito yung kanyang circuit breaker. Ito nang dadala sa ating mga power outlet. At ito namang ang last ay 30 amps. Ito ang aircon sa room number 2. So, dalawang 30, aircon, dalawang 20, ref at saka outlet, power outlet, saka isang 15 para sa ating ilaw. So, ito yung kabuuan mga cowboy. So, lagyan lang natin ang tagging mga cowboy. Halimbawa, kung ito yung number 1, lagay natin number 1, main breaker, yun. Ito number 2, so lagay natin sa number 2, ito yung lighting outlet, so lagay natin dyan. Ganon, papakita ko sa inyo mamaya, tingnan natin mga cowboy. So dito para mga cowboy, no, nakita nyo yung dati, dito yung nakalagay, ito yan. Kaso yung lababos plano, dito hanggang dito na lang daw. So yan, inilipat natin hanggang sa ibabaw. Ito yung sukat ay 120. Dahil yung lababo natin sa 80 cm, so hanggang dito, 80 cm. So yung outlet natin ay mga 120. So, nasa higher tayo sa ating lababo para sa ating CO yan. At ito namang ito, wala sa plano to. Nilagay ko yan dyan dahil additional yan. Ang tawag dito ay outlet ng refrigerator. Solo yan, doon sa panel. Nag-iisa lang yan, outlet CO yan para sa ating refrigerator. So, may additional din tayo dito yung isang ilaw. Kasi sa plano dito, walang ilaw nakalagay dito. So, nilagyan natin ng isang ilaw. Ito yung kusina kasi ito eh. May lababo dyan. Kaya kailangan may ilaw. Kasi yung ilaw sa plano, dito lang yung nakalagay. May ilaw dito isang sa ating dining. Isa lang yung ilaw dito. So yun, may additional doon. At saka may additional din tayong outlet dito mga cowboy sa kanto. Ito. Additional yan na outlet. Ayan, wala kasi sa plano yan. Yung outlet sa plano lang, ito lang yung nasa plano. Saka yung sa likod niya. At dito rin, may additional din tayo dito. Outlet sa plano, yun lang yung outlet na sa plano. Ngayon, additional to. Ito nandito. Yan mga cowboy. Yan, kapatid ko. Okay na yan dyan? Okay na dyan? Good. Tanalig ko lang dyan, no? So mga cowboy. Lagi ka tayo dito. So, kulang na lang dito mga cowboy. Ilaw dito. Lagyan natin ng ilaw dito. Pero mayroon na sa switch mga cowboy. Para ito yung control. At yan, switch na lang dyan ay para sa agawa. Ah, wala pa rin palang ilaw dito mga cowboy. Dito, nalagyan din natin yung ilaw dito. Ito rin yung switch controller niya, switch niya mga kaboy. So yun, update ko lang kayo mga kaboy. So, mga cowboy, meron tayong tips dito sa ating wiring, no? Para mas madali pala sa inyo, no? Kapag nagwa-wiring kayo, dapat magkaiba yung kulay ng ating mga wire. Halimbawa, kung ano yung outlet mo, halimbawa, black yung sa mga power outlet mo na wire, yung 3.5. Kung sa lighting outlet mo, pwede mo ibahin para magkaiba. Mas madali yun. At saka, huwag nyo rin kalimutan mag-tagging-tagging sa mga common. Sa mga katulad na sa switch, may common doon. Tagging kayo.
lalo na 2 gang at 3 gang. Pero kung 1 gang lang, pwede ka lang hindi mag-tagging. At mas at kung ang wire naman ay hindi magkapareho yung size, hindi 3.5 pareho, halimbawa yung lighting is 2.0, mas mabuti yun kahit hindi ka na mag-tagging, dahil yung ating power output is 3.5 yun eh. O, 2.0 yung lighting, mm squared, yung ating power output is 3.5 mm squared. So, malaki kasi yung 3.5 at maliit yung 2.0. Kaya mas madali natin mahanap kung ano yung mga wire na yun. So, mas madali yung ating pagwawiring. Yun ang mga tips lang ating bigay sa ngayon, mga cowboy. So, yun lang. Sana may natutulang kayo. Okay na mga cowboy, dito na room is okay na yung outlet, yung aircon niya, okay na rin. Ano lang yung kulang yan, kung siminto na lang yung kulang, yung outlet, saka yung switch, na siminto na dito na portion, pero sa taas hindi pa, pero okay na yan. Yung ano niya, ilaw niya, okay na rin to. So, dito na rin sa kabilang kwarto, okay na rin yung outlet dito. At yung switch niya, medyo okay na rin, dito na lang yung siminto. Yung outlet din dyan, ayos na. Concrete na lang, yung kulang. Dito naman, ayos na itong aircon na to. Ito yung ano niya, siminto na lang yung kulang. So dito naman tayo. Dito naman yung switch, okay na. Concrete na lang din yung kulang. Na-splice na din sa itataas. Dito okay na rin itong outlet. Saka itong switch din ito, okay na rin to. Yan. Concrete na lang din yung kulang. Saka dito rin, concrete na lang din yung kulang. Yan. Concrete na lang din. Meron na to. Ayan yung outlet sa labas, okay na rin to. Okay na rin yan. So, balik tayo dito. Yung switch dito sa pultahan, yung sa umpisa. Ito, okay na rin to. Switch dito sa ano front. So din sa yung outlet niya, okay na rin. Concrete na lang din yung kulang. Saka dito yung sa ating lababo na outlet, okay na rin to. Concrete na lang yung kulang. Itong sa ating refrigerator, concrete na lang din yung kulang. Saka ating ilaw sa labas. Yan, okay na rin yan. Ilaw dito sa ano, okay na rin. At yung switch dito sa CR, concrete lang din kulang. At saka yung ilaw, okay na. Yung dining, ilaw dito, okay na rin. Yung ating panel board, okay na rin. At saka naano na lahat, ilagay na natin. Yan o. Ito yung tagging niya.
Yun. Ay. Cowboy. Try na natin pailawin yan mga cowboy kasi positive na lahat mga cowboy. Okay na yung ating pwede natin energize pero nakatemporary live lang tayo mga cowboy ha. Hindi ko muna pinix yung ating line side pero buhay na ito. At lahat, bago mo i-on to, make sure talaga na positive ha. Lahat ng ano, katulad yan, naka-ano muna, naka-tipping yung bawat bahagi niya kasi hindi mo ba lalagyan ng mga ilaw, hindi po ba? So kailangan mo yung i-ano, i-fix mo muna sa electrical. Saka mo yun to. I-on lang muna natin yung ilaw kasi yung mga aircon saka yung power outlet hindi pa natin gagamitin. So yung ilaw, try lang natin i-ano yung ilaw sa labas. Tara. Yung main, to yung ilaw. Tignan natin. Ayan, umilaw na siya. Off natin. Ayan. Kaya pala siya direct on kasi yung ano niya, in-splice ko na yung switches niya. Tinatay together ko na siya. Ngayon, tapos na tayo dito sa unang door. Dito naman tayo sa pangalawang door. Sa pangalawang door niya, ang tinarapaw natin ay ito. Ito naman. Yung susunod dito. Ito yung door. Ito yun. Yan. Kita nyo may hagdanan. Kasi sa plano may hagdanan, di ba? Yun ang hagdanan. So, ito naman yung ating right side. Ito yung right side door. Ganoon pa rin. May dalawang unit sa kwarto. At meron pa rin tayo isang CR at saka kitchen. Katulad pa rin ng plano ka sa isang sa kabila yung ating left side. Ito. Okay, tingnan nyo lang mabuti. Parehas lang sila. Ang nagkaiba lang nandito na yung mga hallway, yung mga nandito na sa dulo yung yung CR banyo, dito naman niya sa dulo ganyan ba, parang ni-reverse lang siya yun, naka-flip. So yun mga cowboy, saan nag-layout na ako dito mga cowboy, yan o panel, meron din sariling panel tong door na ito, yan o. Yan, tapos na rin ako mag-layout dito. Yung iba, hindi ko pa nilayoutan kasi hollow blocks pa lang. Yan, hindi ko pa nilayoutan yun. Wala pa rin layout dito. So, yun lang mga cowboy. No? Itakits na naman tayo sa next na naman mga upload na itong video. Ganito na lang muna itong video na ito. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa aking tinuturo dito sa vlog kong ito, sa content kong ito about electrical. Maraming salamat at Sanma TV sign out. Peace.